So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takay Romeo Motor. Welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro kanina, familiar tayo at yung iba is napanood na rin po yung pinaka-hearings na nangyari nga po sa Senate regarding nga po dito sa kay Pastor Apollo Quiboloy. So, may mga bagong mga witness. So, kung yung mga naunang witness nga po, di ba, nakita natin doon na talagang hindi sila nagtakip ng muka. Pero ngayon po kasi, I think meron silang kinausap ata na tatlo na mga bagong witness, kung di ako nagkakamali, na tatlo o apat, na puro po nakatakip yung muka. So dahil nga po dyan mga kababayan, hindi ito nagustuhan ng pinakamagaling at pinakamahusay na senador na binoto ko na si Robin Padilla. So sabi nga ni Robin Padilla, kung talagang meron kayo pinaglalaban, huwag niyong takpan yung mukha ninyo. At yung pinaka nakakatawa kasi dito, actually mga kababayan, kalat na po sa buong mundo na si Pastor Apollo Quiboloy po talaga ay inuutusan yung mga members niya na manlimos. Pero pinaglaban talaga ni Robin Padilla na hindi daw nangihingi ng pera si Pastor Apollo Quiboloy sa kanya. Well, sa kanya lang yon. Pero syempre, pinag-uusapan ngayon natin dito yung mga pobre at yung mga kababayan po natin na sabihin na nga po natin na madali pong mauto regarding nga po dito po sa mga bagay, especially pag pinag-uusapan nga po yung religion. Okay. So parang di na lang po ako maingay, panoorin na lang po natin. Saglit lang naman to, mga 3 minutes lang to eh. Itong statement nga ni Robin Padilla kanina po sa Senate hearing. At dito niya nga po, di ba, kinwestiyon niya yung mga resource person nga po ni Risa Ontiveros. At talagang kinakampihan niya talaga si Pastor Apollo Quiboloy. Okay, so pakinggan na lang po natin yung kabobohan nga po ni Robin Padilla. Okay, sige, panoorin natin to. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo. Bilang isang, ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado. Sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Quiboloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Quiboloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Quiboloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba yung magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila
laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yung lamang po, maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Hindi nga mga kababayan ang bobo, no? Kasi una mga kababayan, paano hingi sa iyo si Pastor Apollo Quiboloy? Kasi unang-una, artista ka. Malamang kung hindi ka artista at hindi ka ma-impluensyang tao, siguro may chance na mautu ka ni Quiboloy. Kasi po, makita naman po natin kung sino talaga yung mga hinihingan ng pera ni Quiboloy. Hindi naman po nanghihingi si Quiboloy ng rekta. Ang ginagawa ni Quiboloy is inuutusan niya yung mga members niya sa buong mundo na manlimos. Ganon. Tange. O so mga kababayan, kasi itong video na to, kumalat na to dati pa. Itong video papapanood ko po sa inyo. Kumalat na po ito dati pa. At ito po is, nagkalat po talaga si Quiboloy ng mga tauhan niya sa Amerika para po manlimos. Nakuhanan po yan ng video. So hindi ko lang po talaga malaman na dahilan bakit hindi ko na po ito makita sa Facebook or sa YouTube. Burado na eh. Pero dito ko po ipapakita sa inyo, yung pinupunto ko nga dito, na hindi naman po nangihingi si Quiboloy. Hindi naman po kasi ganyan yung allegation dun sa Senado. Yung allegation po sa Senado, tandaan nyo, allegation pa lang ha. Yung allegation po sa, ang yung allegation po sa Senado is pinanlilimos ni Quiboloy yung mga members niya. Ayun yon, hindi si Quiboloy mismo nangihingi. At saka tatanga-tanga din, di ba? So mga kababayan po kasi, dyan po sa sinabi naman po ni Robin Padilla, sinagot din po naman siya dyan ni Rizon Taveros na may mga tao din po kasi na, na binunyag yung sarili at nagreklamo ay naharas po ni Quiboloy. Especially po nung mga tauhan ni Quiboloy. Bobo eh. So, sige ito, panoorin natin ito ha. So itong video po na ito mga kababayan, ito po yung video sa Amerika na nangihingi po at nanlilimos po yung mga member po ni Quiboloy. Ayan yung ano, ayan yung allegation eh. Hindi naman allegation na nangihingi si Quiboloy ng rekte eh. Bubong puta. Sige ito, panoorin nyo ito ha. Pinangihingi nyo na ito. Eh, hindi ko itong katoliko pa. Sisimangaling ka. Anong ginagawa mo rito? Bawal yan kay Quiboloy ka eh. Di ba? Hindi. Kay Quiboloy ka. Ayan o. No? Nadali kita sa pulis. Tara. Hindi mo pati sa airport, ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Ginagawa nyo matulugay ng mga Pilipino. The pa, na children's team under the PJC is what? It's under the name of Jesus Christ. So you are from Mr. Quiboloy, Pastor Quiboloy, yeah? Yes, ma'am. Yes, under sa... Ayan, di ba? Actually, mga kababayan, nag-viral itong video na to. At hindi ko lang po talaga alam kung bakit nawala po ito sa Facebook tsaka sa YouTube. So itong video po na to, nakuha ko lang din po ito sa luma kong content nung nakaraang taon. So ito po yung logic nga po natin mga kababayan. Hindi po nangihingi si Quiboloy ng rekta sa mga tao. Ang ginagawa po ni Quiboloy is ito. Actually, pasok na nga ito sa human trafficking eh. Di ba yung hinaharas mo yung mga tao and then kapag hindi nakakakota, binubugbog. Human trafficking na po talaga yung bagsak niyan. So dito mga kababayan, dito natin makikita, natatanga-tanga talaga si Robin Padilla. Ako okay lang sa akin. Okay lang sa akin, natawagin niyo akong bobo. Tawagin niyo akong tatanga-tanga nung eleksyon. Okay lang yun. Kasi binoto ko eh. Tanga-tanga talaga, tanga-tanga. Binoto ko eh. Kasi naniwala ako sa paik-ik niyang charter change eh. Yun naman pala, katangahan din naman pala yung dadalhin sa Senado. No ba? Oh, so mga kababayan, hindi ako, hindi rin ako hiningan ng pera ni Quiboloy. Kayo ba, hiningan ba kayo ng pera ni Quiboloy? Hindi. Malamang yung nakita ninyo naghihingi ng pera kay Quiboloy, yung mga member niya. Bobo eh. And then mga kababayan, kasi ito pa. Ito no. Actually kasi mga ka-streetwise, hindi lang naman po kasi
sa Pilipinas yung ganyang klaseng allegation kay Kibuloy. Kumalat na po yan sa buong mundo, pati lalong-lalo na nga po sa Amerika. So ito po, no, ito yung dokumentong nakuha po natin, galing po sa korte po ito ng Amerika, na meron na pong schedule ng hearing si Kibuloy. Ayan, no, plaintiff. So yung nagkaso mismo kay Kibuloy is yung gobyerno mismo ng Amerika. Ayan, no, galing ito sa korte ng Amerika, oh. Oh. Ito ah, E. Martin Estrada, United States Attorney, Scott M. Garinger, Assistant United States Attorney, Chief Criminal Division. So ito ay sa Amerika. Sa California rin pala, no? Yun. Baka magkita si ano, si Kibuloy tsaka si Maharlika. No. So ito, no, United States District Court, Central District of California, Western Division. So ito, no, ito po yung ordering continuing trial date and finding regarding excludable time periods pursuant to Speedy Trial Act. So ngayon po, meron na pong date kung kailan nga po magkakaroon ng hearing si Kibuloy sa Amerika. So ito nga po sa October 21, 2024. At ito rin po ay same. Pares lang din po ng issue. Yung issue po dito is human trafficking and then tungkol din po sa sexual abuse at saka sa money laundering. Actually, mga kababayan, bukod nga po kay Kibuloy, no? So, andyan yung defendant si Kibuloy. May mga pangalan din po yung mga lumabas dito. So, ito si Felina Salinas, Gia Kabaktulan, Marisa Dueñas, Amanda Estapare, at saka si Bettina Padilla Roses. Kamag-anak siguro ni Robin to, no? Okay. In this matter, the court hereby finds that the stipulation which this court incorporates by reference into this order demonstrate facts support that support a ano sabi continue ito so may dokumento tayo dito mga kababayan, no? Continuance of the trial date in this matter and provides good use for a finding of excludable time pursuant to Speedy Trial Act. Ayan, no? Oh. So, ito po ay November 5. Oh. So, ewan ko lang kay Robin Padilla, no? Kasi mga kababayan, pwede natin sabihin na si Kibuloy ay ginigipit, di ba? Pwede natin sabihin na gano'n, na si Kibuloy ay ginigipit kung yung mga allegation sa kanya ay sa Pilipinas lang. Yun nga lang kasi mga kababayan, yung mga allegation po sa kanya na human trafficking, sex offender, at saka money laundering, umabot na po hanggang Amerika. Oh, eh paano yan, Robin? Oh, merong video. Merong video na talaga nakakumalat nung last year pa na inuutusan talaga ni Kibuloy yung mga members niya na manghingi ng pera. Bobo eh. Hindi naman manghingi ng pera si Kibuloy ng rekta sa'yo. Tanga talaga, no? So yan mga kababayan. Kasi ang nangyari po kasi, ang sabi ni Robin Padilla, wala daw po siyang kinakampihan. Ang sabi niya kanina. Pero base po kung paano magsalita si Kibuloy kanina, si Robin Padilla kanina, may kinakampihan talaga siya. At yun nga po si Kibuloy. Napanood niyo ba kanina? 'Di ba yung hearing kanina, pati yung apo ni Kibuloy, pati yung isang LGBT? 'Di ba na dinawit na nga rin po pati pangalan mismo ni Duterte tsaka ni Sara, ni Digong tsaka ni Sara, na meron kinalaman sa mga barel? Oh. Ayun ang sinasabi ko kay Robin eh. Oh, and then mga kababayan. So ayun, kumpleto yung dokumento natin dito. So ngayon mga ka-streetwise kasi, pakita ko lang sa inyo, no. Na meron kasi kumakalat na balita nung nakaraan, sabi ko na nga ba eh. Kaya sabi ko nga nung kinontent ko tong balita na to, sabi ko kung totoo. Kaya nga hindi ko kinonfirm yun eh. So ngayon po kasi mga ka-streetwise, base po sa Bureau of Immigration, si Kibuloy po ay nasa Pilipinas pa rin hanggang ngayon. Ayan, no? So, ayan po ay nagsalita na po yung Bureau of Immigration na si Kibuloy ay hindi pa rin po umaalis ng Pilipinas. So, yun. So, masiserve yung warrant. Ay, yung ano, yung subpoena. Warrant tuloy. Masiserve yung subpoena. So, sabi dito, okay, basahin lang natin, ha. Sabi dito, inibago talaga ako sa device ko, pasensya na, no? Oh, inihayag ng Bureau of Immigration sa Senado na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas si
Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Sa ikalawang pagdinig na ng Senate Committee on the Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ibinahagi ni Attorney Alvin Cesar Santos, Legal Division ng Chief ng Bureau of Immigration, na batay sa kanilang records, ang huling flight ni Quiboloy ay noong dumating siya sa bansa noong Hulyo 22, 2023. So ito'y pumunta siya galing China. So ito po yung pinakahuling flight nga po ni Quiboloy na umalis sa Pilipinas. Or umalis at bumalik sa Pilipinas. So tandaan po natin itong July 2023 po na to, ito po yung galing siyang China na nakipag-usap po siya sa CGTN ng China para po sa partnership po ng SMNI at saka ng CGTN. Na alam naman po natin na medyo controversial yon kasi makakaroon ng partnership ang isang foreign media sa Pilipinas na nagbabawal po ng saligang batas. Di ba? So, andyan ba si JDB? Nakita ko kanina, nako-comment pa rin ba? Asensya na JDB, ha? So, sabi dito, o, tama po, wala pa siyang records. Pahayag ni Santos na tanungin ni Senadora Rizon Taveros matapos mapabalitang nakalabas na ng Pilipinas ang Kingdom of Jesus Christ kay OJC leader. Samantala, sinabi naman ni Senior State Counsel Maria Grace Quintana na maaring nang mag-issue ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin, lalo't may ongoing na investigasyon na narito ang Senado. Yan. So itong ILBO po na to, no, itong Immigration Lookout Bulletin Order po na to, hindi pa rin naman po kasi nagbabawal yan para makalabas si Quiboloy ng bansa. Kumbaga, pwede siya lumabas ng bansa pero under monitor. Oya, thank you JDB, ah. Idol ko yan, eh. So yun, di ba? So mga kababayan nga, ang sinasabi natin dito, so yung subpoena nga ni Quiboloy, meron na. So yan nga po ay napirmahan. O, to sa wakas, 'di ba? Pinirmahan ni Mig Zubiri. Sabi ko sa inyo eh, basta gusto, may paraan, pag ayaw, may palaging may dahilan. So ito na nga po yung subpoena ni Pastor Apollo Quiboloy na pinirmahan po ni Mig Zubiri. So ito yung pirma ni Mig Zubiri, no. Takpan na lang natin. Yan. So 'di ba, ang tanong kasi natin dito, inabot pa ng isang buwan bago pirmahan ni Mig Zubiri yung subpoena ni Quiboloy na pwede naman palang pirmahan ka agad. Oh. And then, bukod nga po dyan mga kababayan, bukod nga po dyan sa subpoena na yan ni Quiboloy, ito sa Senate to, ha? Sa Senate yan. Di ba nakalagay naman dyan Senate eh? Ayan na, Senate. Meron din po siyang lumabas na subpoena galing sa Congress naman to. Ito kanina lang din to. So, ito ay galing sa House of Representatives Subpoena ad testificandum. Yan. So ang pumirma dito ay si Gas Tambunting, yung committee ng franchise, di ba? At saka si Martin Romualdez. So ngayon, syempre medyo ito 'yung sinasabi ni Amy Marcos na nakakalito. Actually wala naman nakakalito dito, di ba? So ngayon mga kababayan kasi, di ba, na content natin nung nakaraan na ayaw din po kasi ipasubpoena ni Amy Marcos itong si Quiboloy kasi nga daw nakakalito na daw. 'Di ba? Ang sabi niya kasi meron nang hearing sa Senate, meron pang hearing sa Congress. So nakakalito. So napakababaw po ng dahilan ni Amy Marcos para hindi bigyan ng subpoena si Quiboloy. So ano ba nakakalito dito? Sobrang basic lang noon, sa Congress pinag-uusapan SMNI. Sa Senate pinag-uusapan yung mga allegation regarding sa sexual abuse tsaka sa human trafficking. So ano nakakalito doon? Nililito mo lang kasi siguro masyado nakaharang yung baba mo sa mata mo tsaka sa utak mo. Kaya siguro nalilito. And then mga kababayan din po kasi, 'di ba? Ako naniniwala ako no na yung pirma na yan ni Zubiri. Actually ako naniniwala talaga ako na plano talaga ni Zubiri na i-delay pa yung subpoena na yan. Naniniwala talaga ako doon. Kasi kung hindi pa po talaga nag-ingay si Rizon Taveros, pati po yung taong bayan, tayong lahat, kasama na po yung mga vloggers, hindi po pipirmahan ni Zubiri yan. Naniniwala akong ganon. Kasi alam naman po natin na ang pagkakaalam ko, di ba, na si Zubiri din po ay inendorso din ni Quiboloy. So, syempre, alam naman po natin na yung sinasabi ni Quiboloy na members niya ay 4 na milyon.
So sabihin na nga natin, sa 4 na milyon yan, sa 4 na milyon na member ni Kibuloy, nakakuha si Subiri ng 3 milyon na boto. So, yun, di ba? So, malaking tulong din talaga si Kibuloy sa kanila kung bakit sila nanalo bilang senador. Si Rizal Ontiveros, alam naman natin na dilawan yan. So, hindi siya inindorso ni Kibuloy. So, ganyan dun din po talaga medyo kapangit yung ano natin, yung sistema ng politika sa bansa natin, no? Palagi merong utang na loob na sa likod. Yun, so kaya ngayon, medyo kilala na natin yung mga senador na nagtatanggol kay Kibuloy. So unang-una na si Robin Padilla, pangalawa si Amy Marcos, pangatlo si Subiri. Naniniwala ako si Subiri kasama doon. And then syempre si Bongo, si Bato de la Rosa, si Francis Tolentino din ata, mukhang ganun. Oh. At saka mga kababayan, ito lang, no, ito lang napansin ko, no. Diyan po sa ginagawang hearing ni Senator Rizal Ontiveros, makikita po natin na wala pong suporta yung mga ibang senador. Kahit si Coco Pimentel, nakasama niya sa oposisyon, hindi po pumupunta ng hearing. Oh, wala nang iba kanina senador sa hearing, eh. Si Rizal Ontiveros lang tsaka si Robin Padilla, eh. So, malinaw mga kababayan na itong ginagawa ni Rizal Ontiveros is paninindigan niya lang to mag-isa. Ito lang, ah, sinong senador yung nakita ninyo na sumuporta kay Rizal Ontiveros dito? Wala akong nakita, ah. Ewan ko lang kung meron kayo napansin. Ako, wala akong nakita. Nung unang hearing, si Rizal Ontiveros lang din mag-isa. Oh. Kanina, si Robin Padilla, kakampi pa ni Kibuloy. Wala, di ba? Si Rizal Ontiveros lang, eh. So dito natin makikita na hindi interesado yung mga senador dyan po sa hearing. Si Rizal Ontiveros lang. Oh, so okay na yun mga kababayan. Tawagin nyo na akong tanga dahil binoto ko si Robin Padilla. Siguro naman, i-credit nyo naman ako kasi binoto ko si Rizal Ontiveros. Hindi nga, di ba? Alam na mga ibang mga vloggers yan na binoto ko si Rizal Ontiveros. Binoto ko yan, tsaka si Dick Gordon. Kasi po yung unit team po na yan, nung nakarang eleksyon, may mga hindi po ako gusto diyan. Unang-una si Bilyar, ayoko talaga diyan. Kay Loren Legarda, ayoko rin diyan. Kay Herbert Bautista, ayoko rin diyan. So nagpasok ako ng oposisyon. So ang alam ko, ang pinasok ko si Rizal Ontiveros, si Dick Gordon, tsaka si Padilla na isang yung Padilla na babae. Yun sinama ko rin yun. Akala ko silang tatlo. Tsaka si Eliasar ata na isama ko. So hindi talaga ako unit team sa Senado noon. Hindi ko lang sinasabi. Ah, si Piñol pa pala, kasama pa pala. Si Piñol, binoto ko rin pala si Manny Piñol. O, bali lima. So ilan lang yung binoto ko sa unit team noon. Yun, kay Robin Padilla nabudol ako. Si Harry Roque binoto ko rin. Tsaka si Panelo, putang tanga-tanga. Ay, nakayo ko ba? Pero ito yung sinasabi ko nga mga kababayan, medyo nakakalungkot lang po talaga na itong bagay po na to ay napaka-importante po talaga. So, ang question kasi dito, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng hearing na matagal na pala nilang ginagawa ito? Na matagal na, allegedly, na ginagawa ito ng Kingdom of Jesus Christ. So, ayan yung unang question natin dito na meron bang kinalaman talaga dito si dating Pangulong Duterte na talagang pinoprotektahan niya si Kibuloy? Kasi ang dami na ngayon lumalabas, eh. Di ba? Yung una, yung barel. Di ba? Yung barel. Di ba? Kumukuha pala ng barel si Sara Duterte tsaka si Digong kay Kibuloy. Tapos itong FBI. Di ba? Tapos itong allegedly na human trafficking tsaka sexual abuse. Diba? So kahit na ganun na nga yung nangyari, medyo nakakalungkot lang na nag-iisa lang talaga si Rizal Ontiveros na nakikipaglaban dito. So, syempre, tayo, concerned tayo kay Rizal Ontiveros na sana mag-ingat rin kayo, ma'am. Kasi kayo lang po gumagawa niyan sa Senado. So, medyo mag-ingat-ingat din po kayo, at especially, alam naman po natin na si Kibuloy ay merong barel at saka merong
goons. Okay. So yun lang din po, no? So medyo nakakalungkot lang din na nung kay Senior Aguila na, na sobrang agresibo sila, pero pagdating kay Kibuloy, tahimik yung mga senador. Si Rizon Teberos lang mag-isa. Kaya ayun. So thank you po mga kababayan. So kayo po mga ka-streetwise, no? Anong masabi nyo nga po dito sa pagiging on denial nga po ni Robin Padilla? Na ngayon, imbis na ang simpatya ni Robin Padilla ay doon sa mga allegedly na biktima, ang ginagawa pa ni Robin Padilla is, di ba, kine-question pa yung mga biktima, yung allegedly na, na biktima, na yung isa nga halos mangyayak-ngyayak eh. Well, ang pinaka-importante kasi dito mga kababayan, pumunta si Kibuloy sa next hearing para marinig po natin yung boses niya. Malay nga naman natin. Malay naman natin na talagang, di ba, walang kasalanan si Kibuloy. So umarap siya sa hearing. Total, wala pa naman siya, wala pa naman siya, hindi pa naman siya umaalis ng bansa. Okay. So yun lang po, no? So dyan po sa 972 na nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng content na to para po makatulong po sa algorithms po ng video na to. And then dun po sa team replays. So ano nga po masabi nyo nga po dito kay Robin Padilla? So kayo ba, nabudol din ba kayo ni Robin Padilla? Yan, so salamat po sa inyong lahat, no?